NBA recap muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis na mga videos natin. Bad news para sa LA Lakers. In the past few weeks kasi is meron ng right ankle soreness si Trevor Ariza. After ng dalawang preseason games at kanilang mga practices, ngayon ay naging seryoso na yung kanyang injury. Si Trevor ay nag-underwent on a procedure sa kanyang ankle called arthroscopic debridement. Sa current roster ng Lakers is aasahan talaga yung mga ganito kasi you all know they are old. Tsaka hindi na ideal sa kanilang maghanap pa ng ibang pieces as long na maging healthy yung kanilang big three. Pero kawalan kasi si Ariza para sa kanila. Siya yung isa sa mga importanteng wing nila ngayon. They have Malik Monk naman na nagiging bright spot ngayong preseason. But we cannot remove the fact na si Ariza yung kanilang magiging designated defender sa mga best wing players ng opposing team. Hindi naman siya magiging scorer talaga, which di naman niya na kailangan. I hope his recovery will be fast. Next, isa-sign naman ng Lakers si free agent guard Frank Mason III. Last season is nakapaglaro ito ng 4 na NBA games para sa Orlando Magic at nag-average ng 6.3 points on a 37.5% shooting from the field, 40% naman sa 3-point distance. Sa G League naman ay dito siya naging dominante. Noong 2019 to 2020 season is nag-average ito ng 25.3 points and 4.8 assists, shooting 50.2% from the field and 42.8% naman sa 3-point distance. And he was the G League MVP the following season. Netong Summer League lang ay naglaro naman siya sa 76ers sa loob ng 3 games with the average of 13 points per game but shooting only 15.4% from the 3-point distance. Samantalang para naman sa mga naging laro, nanalo ang Miami Heat sa Houston Rockets 113-106, Tyler Hero with another great game, 24 points. Si Kyle Lowry naman ay merong 10 assists, nag-ambag din si Duncan Robinson ng 20 points. Samantalang para sa Rockets is bumida si Jalen Green with 20 points. Natalo naman ang Charlotte Hornets sa Memphis Grizzlies 128-98. Nahirapan ang mga batang players na ito sa physicality lalo na kay Steven Adams na merong 14 rebounds. Pero the important thing para sa kanila is maganda ang pinakita ng kanilang young core with LaMelo Ball with 13 points and 7 assists, Miles Bridges with 14 points and James Bouknight with 17 points. The main takeaway sa larong ito is mahihirapan talaga sila without Mason Plumlee. Mag-i-struggle sila sa center position especially sa mga physical players like Steven Adams. Tapos grabe din yung ginawa ni Ja Morant, 16 points, 5 rebounds, and 8 assists. Patuloy pa rin sa kanyang pag-attack sa basket at pinapakita niyang nag-improve yung kanyang shooting. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.